masaganang kabuhayan sa aking mga kataks. Mga minuto lang na pag-aaral at panunuri sa taxation at accounting makatutulog. Will empower and enable you to impress instantly the BIR revenue officers. Join and be educated. 3 seconds na lang, topic will be revealed. Pag-usapan natin ang estate tax amnesty. Mayroong proposal sa Senado ngayong 2017 at mayroon ding proposal itong mga congressmen na magkakaroon ng estate tax amnesty. Ano ba yung estate tax amnesty? Right now, yung mga may lupain o may mga kabahayan, may mga kapunuan o yung lupain na nakatanim na puno, pag namatay po ang isang tao na may may-ari ng lupain, kapunuan at saka mga bahay-bahayin, ay nire-require po ng batas na bago ito i-transfer dun sa anak o apo, ay kailangan munang magbayad ng estate tax. Hindi po bago ang estate tax. 19 kopong-kopong pa ho yan, panahon pa yan ng Hapon at panahon pa ng Amerikano, ay may ganyan na po tayong batas. So, ang problema po kasi ngayon, napakadaming lupain ngayon, nakakamkam lang po ng mga matatalino. Dahil yung mga anak na dapat pagsalinan ng mga property nung namatay, ang tawag ko kasi doon sa namatay ay dissident, ay hindi naasikaso. So, may mga procedure po na ginagawa sa batas para makamkam ito. I'm sorry, hindi magandang salita yung kamkam, ano? Para makuha ito ng mga tao. Ang ibang tawag ko sa pagkamkam ay land grabbing. Ako gusto ko kayong tulungan paano maiwasan itong land grabbing. Kaya meron ho akong wealth protection and estate planning lecture para sa inyo. Suportahan ko kayo, suportahan nyo ako. Ganun na ho kasimple yan. So, yung estate tax amnesty proposal sa Senado at Kongreso, maganda, magandang pakinggan yun. Maganda sa kaisipan, maganda rin sa dibdib. Pero maganda bang kunin? Lahat maganda, pero maganda bang mag-avail? Right now, yung mga taong hindi nakapag-file ng tax amnesty ng estate tax return, ang tawag sa kanila mga tax evader. Ang problema lang ho dito sa mga tax evader na to, wala hong kakayanan ang ating Bureau of Internal Revenue na ma-check tong mga taong tax evader na to. So, ang solusyon nila para mag-come up, ma-unearth yung mga taong dapat magmimiari. Tinutukoy ko rito yung mga beneficiary na hanggang ngayon nakatira dun sa lupa ng lolo't lola nila o tatay nanay nila na namatay na, na hindi pa nagbabayad ng estate tax. Ang tawag sa kanila estate tax evaders nga eh. So, paano ina-unearth yan? So, ang gagawin ng gobyerno is mag-come up ng napakababang estate tax amnesty law na ikaw naman, nasabihan ka ng accountant mo, nasabihan ka ng lawyer mo, ay ikagrab mo. Sama ako dyan. Napakadelikado ho nun eh. Napakadelikado. Ang i-amnesty lang po, ilagay nyo sa isip at utak ninyo, ay estate tax lang. So, yung tatay nanay mo o yung lolo lola mo, sabihin na natin ay palaki na natin yung issue. Merong 100 milyong property. Pero niminsan sa buhay niya, hindi siya nakamana ng ganong property. Niminsan sa buhay niya, hindi siya nagtrabaho. Pero may 100 milyong property. Oo, pag ikaw ay nag-estate tax amnesty avail,
availment. Aba, ligtas ka sa estate tax. Pero, pwede kang habulin ng DIR sa income tax, value-added tax, o percentage tax. Kung ano yung tax na available nung bago mamatay yung lolo mo o lola mo o yung nanay at tatay mo. So, ako po bilang kaisa ninyo, ka-tax ninyo, sinasabi ko na po diretsahan sa inyo, hindi po kailangan ninyo mag-estate tax amnesty. Lalo lang po ninyong palalalain yung problema nyo. At sa huli, talagang tax evader na po kayo ngayon eh. Pero mas mapapabilis na ma-land grab yung property ninyo kung mag-estate tax amnesty kayo. Hindi magandang batas po ang estate tax amnesty kasi walang amnesty talagang nangyari. Dapat po kung mag-amnesty, general tax amnesty, pati utang mo sa SSS, utang mo sa PhilHealth, yung mga interest nun, hindi mo nababayaran o penalty man nun. Yung utang mo sa local government tax, hindi mo nababayaran. Kung dinimanda ka ng BIA sa Court of Tax Appeals o sa DOJ, eh hindi ka na itutuloy yung kaso mo. Yan ho yung magagandang tax amnesty. Ako po, nag-propose na po ako sa Kongreso at sa Senado, 34 pages nga binigyan ko lahat ng congressmen sa tulong ng mga estudyante ko at mga senador sa tulong ng mga estudyante ko. Pinagbibigyan na namin yan ng proposed general tax amnesty. Hanggang ngayon mukhang hindi pa ho nababasa o masyado silang busy at hindi pa nila nahahawakan. Ang buod ho ng sinasabi ko sa inyo is, pag nagkaroon ng estate tax amnesty, isang tabi nyo muna, hindi po maganda. Maghintay na lang ho kayo ng general tax amnesty. Kung hindi ho kayo makapaghihintay at kailangan nyo na hong ilipat yung mga titulo ninyo, o ang titulo ninyo ay nasa mga praile pa nakapangalan, dahil pinamana ng mga praile sa lolo nyo at lola nyo, narito po kami, willing po kaming tumulong. Ha? Tawagan nyo lang po ang opisina namin, ang ETM Tax Agent Office, at marami na po akong estudyante na tulungan dito at binibigyan po sila ng pagkakataon para magkaroon ng hanap buhay. Tulungan ko po kayo, magtulungan tayo. patreon.com/emilinotmaestro. Mga ka-tax, salamat po sa panonood, pakikinig at panunuri. Maraming salamat din po sa mga donasyon, totoo at tapat na suporta. Mapalalawak, mapalalawig at mapatatatag ito ang ating adhikain na labanan ang korupsyon sa hanay ng mga accountants, bookkeepers, consultants, taxpayers at lalong-lalo na sa mga BIR revenue officers. Yayabo at yayaman ang Pilipinas. Mga ka-tax, reclaim your integrity, reclaim your peace of mind. Mabuhay po kayo. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Oh, yeah.